Hi, welcome back to our channel. And for today's video, papakita na naman natin yung panibagong reaction video na naman. Ito ay tungkol nga sa mga incorporator, mga kasamahan nga ni Mayor Alice Go Poco. So ito yung sinasabi nila na mga naging kasama na naging incorporator ni Mayor Alice Go. But then, may nakakapagpaka lang kasi yung mga taong yon is mga ordinary tao. Yung mga simpleng tao na wala namang kakayahang mag-invest ng ganong kalaking kumpanya. So, eto na. Huwag na natin patagalin. Sa Articles of Incorporation ng Hongsheng, may pangalan at signature ninyo. Sinasabi nyo bang fake signature na yon? Wala po kasi akong pinipirmahan na kahit anong papel. A supposed co-incorporator of Hongsheng. Ayon sa kanya, wala siyang kamalay-malay na siya ay sinama bilang incorporator ng Hongsheng. Ms. Merly Joy Manalo Castro. Ms. Castro, sa SEC registration po ng Hongsheng, incorporator po kayo ng kumpanya. Ano pong alam nyo tungkol sa illegal operation? So, itong si Ms. Castro ay isang incorporator nga sinasabi nga dito. But then, sa isang ordinaryong tao lang, kung sa tutusin, siya ay isang call center agent na hindi niya alam na ginamit pala ang kanyang totoong pangalan para maging incorporator sa Pogo. Operations ng Pogo na ito? Actually, wala po talaga akong idea. Nung napadalan lang po ako ng letter, nung unang invitation, kasi dahil hindi ko naman po kilala yung company nakalagay doon, nag-search po ako nung gabing yun. At the same time po, doon ko po nalaman lahat ng information about sa company. So, hindi nyo kilala yung Hongsheng na kumpanyang iyan? Hindi ko rin po alam kung saan papunta, kung ano po yun. Wala po akong idea kasi po... So, siya ay si Merly Joy Manalo Castro. Trabaho-bahay lang po ako. So, paano niyo nakilala yung ibang co-incorporators ninyo? Nalaman ko lang po kasi yung mga pangalan nung lumabas ng Friday night. Nakasama po ako dun sa list ng mga pinapasa po nasa DOJ na. Kasi sobrang takot ko po kasi wala talaga akong idea paano po ako nando doon. Nalaman ko lang nga po kasi nung... unang letter nyo, tapos may sumunod po kasi letter from BIR. Closure daw po nung, ng Hongsheng. And pumunta po ako sa BIR to inform them na wala akong ipapasang papel kasi hindi po ko connected. Ang sabi po sa akin doon, gumawa daw po ko affidavit para ma-identify na hindi po ko kasali doon. So, paano kayo nakuha bilang co-incorporator? Kasi, at saka sa Articles of Incorporation ng Hongsheng, may pangalan at signature ninyo. Sinasabi nyo bang fake? Kaya nga, napaka-importante na talagang inaalagaan natin yung ating mga ID. Hindi natin basta-basta binibigay sa ibang tao. Even yung mga small details of information, hindi natin nilalagay sa social media or picture ng ID natin or even pinapakita natin yung pirma through social media kasi po pwede yung kopyahin. Signature na yon? Wala po kasi akong pinipirmahan na kahit anong papel po. Actually, wala akong alam kung paano mag-ano ng corporation. Kasi wala naman po akong kakayahan para magtayo ng corporation. Alam nyo ba kung paano ko yung nakuha bilang di umanong co-incorporator niya? Wala po akong idea. And so, sinasabi nyo, yung signature nyo daw, di umano, dun sa Articles of Incorporation, ay fake. Opo. Meron po kaming... kopya nung signature ninyo at TIN number ninyo. Papakita ko din yung nasa SEC documents ng Hongsheng. I-note ko lang na yung TIN number ninyo di umano doon sa Hongsheng articles ay iba dito sa TIN number nyo dito sa totoong BIR ID nyo. Yung inilagay na TIN sa pangalan nyo kuno doon sa Hongsheng Articles of Incorporation, iba. Iba ang numero. Yes, ma'am. Iba po. Hindi ko po tin-number yung nasa upper part. Andyan yung di umanong pirma ninyo. Ano ba yan? Nag-effort ba sila na i-forge yung pirma nyo? Pero iba yung
BIR number. Dahil dun sa Hongsheng Articles of Incorporation, ang TIN number ninyo daw ay 265-820-742-000. Ms. Merly, dito, yung pirma sa Hongsheng Articles of Incorporation at yung totoong pirma nyo, parang similar, parang magkamukha or magkahawig. Siguro napakagaling ng kanilang tao para copy ng ganitong klaseng pirma. Nung comment nyo dito? Hindi po ako pumipirma nung nasa upper part po. Yung tunay ko pong pirma yung nasa ID po mismo. ID ko po yan. Pero di ba kung unang titignan lang, maaring sabihin na parang magkatulad. Anong comment nyo doon? Hindi po ako yung pumirma sa upper part. May tanong sa BIR, Attorney Tibayan. Meron na pong update dun sa TIN di umano ni Ms. Castro sa Articles of Incorporation ng Hongsheng? Yes, Madam Chair. Upon checking our system, it seems that the TIN assigned to Ms. Merly Castro in the SEC Articles of Incorporation does not belong to any individual. With the permission of Ms. Merly Castro, may we also verify the correct TIN of Ms. Castro? Ms. Merly, ano nga po yung tamang, totoong TIN number nyo? 212-000. Yes. So, yung nilagay na TIN number sa SEC or sa Certificate of Incorporators nga is hindi siya minamay-ari ng kahit na sinong tao. So, ibig sabihin, yun ay gawa-gawa lang. Yes, ma'am. We'd like to confirm that the details of her TIN on the ID presented is consistent with that in our system. Sino yung mga kasama ninyo di umano na co-incorporators? Ayon po dun sa nakita kong list nung nilabas po nung 21, si Telma Laranan po, yung kilala ko, si Rowena Evangelista, at saka si Rita Iturralde po. Paano mo sila nakilala? Way back po kasi 2018, nasa bayan po ako ng Concepcion nakatira dahil may computer shop po ako doon. Si Rowena po, Evangelista, nagtitinda po yan ng gulay sa palengke, owner po siya. Tapos po si Telma Laranan po, nagtitinda lang po ng almusal sa umaga, sa palengke rin po. Tapos si Rita Iturralde po, nakikitinda, ihaw-ihaw po na inasal sa bayan din po ng Concepcion. So, bukod po sa inyo na nagulat na lang na charge na kayo bilang di umanong incorporator ng Hongsheng, mayroon pa kayong kilalang tatlong babae, sina Ms. Rowena, Telma at Rita, na pare-parehong nagtitinda. Isinama din po sila bilang di umanong incorporators ng Hongsheng. So, dito natin malalaman na yung mga nilagay na incorporators ng Hongsheng is mga ordinary people lang. Imagine tatlo doon ay mga vendor. So, nakakapagtaka talaga. At tinignan din kasi ni Senator Gatsalian ang kanilang bahay, nag-background check din sila sa mga taong naging incorporator sa ganitong klaseng pogo. But then, ang layo kasi ng bahay, yung bahay nila napakasimple lang. So, wala talagang kakayahang makapagtayo ng milyong-milyong pera para makapagtayo ng ganong klaseng kalaking pogo. And handa naman po kayong sabihin yung facts tungkol sa sarili ninyo dun sa DOJ para hindi na kayo maisama sa kaso. Handa naman po dahil wala po talaga akong kinalaman dito. So, yun for today's video. Hope na meron kayong nakuha sa video natin for today. Kung meron kayong gustong idagdag, please don't forget to leave some comment down below. Please don't forget also to like and share this video. Hope to see you again in our next video. And credits din sa owner ng video na ito, si Senorita. Thank you sa pagpapahiram ng video ninyo. So hope to see you again guys. So have a nice day.